So last week, tinuruan ko kayo na pwede nating putulan yung dulo ng fruiting cane kung nag-bloom or nag-fruit set na yung bunch. So ito yung isang example ko last week. So nung nag-fruit set na siya, pinutol ko yung dulo. So tiningnan ko yung dulo ngayon, so medyo nagulat ako sa resulta. So ito yung fruiting cane. Fruiting cane niya ito. So dito ko pinutol. Diyan. So nagulat na lang ako, pagtingin ko sa shoots, ay may bulaklak. Yan. Yan yung bulaklak niya. Nagbigay siya ng flower, kahit nasa dulo na siya ng fruiting cane. So yan. Connected siya doon. So guys, welcome to Backyard Growers PH. So ngayon, titingnan natin yung mga bulaklak ng Baikonur ko. Update ito ng mga bulaklak nila last week. So kung napanood nyo yung vlog natin last week about sa kung paano mabuo yung mga bulaklak ng ubas, so ito yung update nila after 1 week. So titingnan natin kung nabuo ba sila or nalanta. Medyo may ulan dito sa amin last week, kaya makikita natin ngayon kung naka-apekto ba ito sa mga flower nila. So tara, samahan nyo ako para sabay-sabay nating tingnan ang mga bulaklak. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please click subscribe para updated kayo sa mga susunod natin na vlog. So guys, ito na yung mga bulaklak nila. Munggo size na after 1 week. So may mga nalanta pero mas madami yung nagtuloy. Ito. Buksan natin. Yan, dulo. Yan. May mga konting iilan na nalanta. So, ito yung isa sa mga magandang karakteristik ng Baikonur. Hindi siya basta-basta nalalanta sa ulan kahit nag-bloom siya ng maulanan. So, ito pa. So, yan, maganda sila, walang fungus. Mamaya, mag-spray ako ng fungicide ulit. So once a week ako nag-spray simula nung nag-flower sila. Ngayon ko lang susubukan yung once a week. Minsan kasi twice a month lang kapag hindi tinamad. Ngayon susubukan natin magsipag kung meron bang difference. So ito. Yan. Mga bulaklak nila. Yan. So isa ito si Baikonur sa masipag magbigay ng bulaklak. Yan. Kita nyo may mga black, yan yung hindi nagtuloy. Yan. Meron pa dito. Yan. So ititining natin ito sa susunod na araw. Tatanggalin natin yung mga undersize na berries. Eto, meron pa dito. Eto, kung makikita nyo, may mga nalusaw talaga. Yan. So, yung iba, maliit pa. So, tatanggalin natin yan sa susunod na araw. Iiwan lang natin yung mga magagandang berries. Yan.
Baikonur pa rin po ito. So, mapapansin nyo, magaganda po ang mga bunga nila ngayon. Yan. So, sa ganitong stage, matibay na sila sa ulan. Basta hindi lang po yung tipong tatlong araw na sunod-sunod na ulan. Basta munggo size na, matibay na po yan sa ulan. Pero, depende pa rin sa variety. Meron po talaga mga sensitive sa ulan na mga variety. So, last week din, nag-prune ako ng Gift of Nivistaya na variety. Eto, naka-pot lang. So, after 2 weeks, may mga shoots na siya. Yan. So, sa awa ng Diyos, mayroon namang mga bulaklak. Yan. Gift of Nivistaya. Galing kay Mark, Sir Martin niyo po. So, pang-apat na po nila ito na beses magbigay ng bulaklak. Yan. So, yung ibang shoots, magbabad break pa lang. Ah, yung ibang buds po. So, eto. Diyan ko sila tinanim. Sa container na ganyan. So, sa kabila naman, ito po yung cotton candy natin. Kakaprune ko lang din. So, wala pang nag bud break na buds. Yan. So, ganyan lang po sila nakatanim. Ito, tinusok lang natin ang mga cuttings. Tinamad style. So, mag-update po ako ulit kapag nag-tining na ako sa kanila. So, kapag ganito na kalaki yung mga berries, pwede nyo nang patamaan ng fungicide. Huwag naman po masyadong babad. Konting patama lang po. Kaya maganda yung Baikonur variety kasi mabilis siya magbigay ng mga bunga. Tsaka maganda din yung mga bunga niya. At masarap din po yung Baikonur. So, meron pa akong isang variety ngayon na namulaklak. Yung galing China. Yan. Yan po. Meron pa doon. So, pangatlong beses na po nito magbulaklak. Ito yung dahon. Yan. Ito yung crafted na Shine Muscat natin. So, Baikonur yung rootstock na i-graft sa Shine Muscat na sayon. Yan. So, ganito lang po kaliit ang ubasan ko. Nasa harap ng bahay lang. Ganyan lang po. Yan, mga seedlings. May apple din po ako, isa. Mga grafted apple. Yan.
Diyan ko sila dinugtong dati. So ito yung guard namin. So hindi po mananakaw yung mga ubas natin. Ito po yung fig ko. Meron din tayo mga pomegranate di pa natanim. Ito yung grafted ko na mulberry. Yan. So nagbunga din yung mulberry natin after graft. May isang bunga. So yung sayon ay oster ko po. So ito pa mga tinamad natin na pinaugat. May bulaklak rin. So nabuo yung mga berries nito. Yan. So yun lang.